is my jam. Keep this party until the 8 a.m. Y'all don't understand. Make me throw my hands in the air. Air. It's my jam. Magandang umaga, welcome to Boy and Sis. Okay. This is an exciting morning, Christy. Yes! Gusto ko talaga to. Umpisa na natin ang ating DK, Best in Knowledge. We're talking about the financial crisis. We're talking about the global financial crisis. Ika nga, mga kaibigan. Siyempre, papag-usapan po natin, lalo na nung matatapos ang 2008, bumagsak ang negosyo sa ilang mga bansa sa mundo. To let you know, mga kaibigan, na maswerte tayo dito sa Pilipinas. Halimbawa, sa Europe, bumagsak ang manufacturing ng vehicle parts and equipment ng 33.9%. That's one-third, boy. Ang laki, laki no? Okay, yes. Anong nangyari sa Canada, Chrissy? Unfortunately, tumaas ang employment rate nila. Okay? Now it's 7.1% yung unemployment rate. Okay, that okay. Means 7.1% of the population walang trabaho. Yung po ang nangyari. At ang pinakamalungkot, yes. Boy, 70% of those na walang trabaho sa hotel industry, retail business. Meaning yung mga nagbebenta ng mga bagay at sa mga restaurants. Tama ka dyan. Sa Qatar naman, mga kaibigan. Even without this info, can I just make kwento na? Go ahead. Because I just came from Macau. Tapos, nakwento nila sa akin na in Venetian, ang daming empleyado, pero more than, in the past 4 months daw, more than 2,000 na ang binawas. End of last year, people were saying 50,000 OFWs are coming home na jobless. Pero alam mo, maabilidad ang Pinoy. Correct! Maabilidad talaga ang Pinoy. Kung merong mga bansa na nagtanggal ng mga workers, meron namang mga bansa na nagbukas. Ina-absorb. Yes. Yes. Dahil true. Ang Pinoy, napakahuhusay talaga magtrabaho. Kaya lalaban ho tayo. Okay. At ngayong umaga ang ating pag-uusapan ay kung paano natin mapapaglabanan itong sinasabi nilang krisis na nangyayari po sa buong mundo. And it's so nice kasi, di ba, boy, ang daming mga negosyo talaga na pwedeng pasukin basta masipag ka at makakapag-offer ka ng something that's not readily available elsewhere. Right. Madiskarte. Correct. Diba? Madiskarte. At meron tayong mga makakapiling na meron silang mga business na ngayon or meron silang mga pinapangarap na negosyo. Na mga negosyo. Starting off with, naku, ang reyna na ng manok. Jody Santa Maria Lacson. Hello, good morning. How was that? Come here. Kasi she's going on her second branch already. I know. Congratulations. We're just so proud of you. Alright, so ano ito? Ayan, 30s. Mura, malinis, masarap. Nice. Chicken na chicken mamili sa 30s. Our next guest. Go Statues K. What's your business? Yeah, Resto Bar. Sana na. Na namumuo pa lang sa akin guni-guni. Ito yung K-Resto. Kantahan, kainan, kwentuhan kasi yan. Kung saan, pwedeng magkaroon ng sing-along, banda, para makatulong sa kapwa kong mga artists. At the same time, masarap ang pagkain. Okay. Okay, let's go, Matt. Ano yung sa'yo? Go ahead. Hindi ba po existing, pero sana po matuloy. Car wash po siya, tsaka isang kainan, bulaluhan, at iba pa. So, para po din sa mga taxi driver na gusto magpa-car wash, pwede rin po sila habang naghihintay, pwede kumain. You know that car wash is a big deal talaga kasi ang mga lalaki, obsessed sa paglilinis ng sasakyan. Hindi ko alam ba. Again, tama ka dyan. Okay, maraming yes. Salamat, Matt. Okay. Let's go, Melissa. What's yours? Good morning. Ako ang Nini's Fashion Wear. Don't be shy, be fly, wear it high. Ang damit hindi dapat na lahat expensive. Kahit cheap, it looks good. It can be. You can kailan ito? Sana soon, sana. The word is inexpensive, actually. Diba? Nasa nagdadala. Correct. Alright, maraming salamat, Melissa. Samantala, narito si Loverboy. Good morning, bro. Flavor. Siyempre, ang dream ko, dream business ko is restaurant, yan, Triple R. Grupo Super dyan. Kasi po, kami po magkakapatid, puro R po kami. E, tatlo po kami. Yeah. Raver, Rojun, and who's the other one? Rojun and? Randall. Grupo Super dyan. Maraming salamat, Raver. Maraming salamat. I'm really excited kasi matuturuan tayo ng mga negosyo ideas, tips, and yung mga iba pa nating financial issues matatackle natin yan sa pagbabalik lang ng Boy and Chris! Joining us, kaibigan,
sa San Francisco Calico. Magandang umaga. Happy New Year. Happy New Year, Chris Boy. Salamat ulit for inviting. Okay, kailangan ba ng malaking pera para makapag-negosyo? Hindi siguro. Alam mo, yung ang problema natin, ang mindset natin, kapital lang, nakatutok tayo sa kapital. Kapital is only the result of a concept. So, minsan, wala kang kapital. Ang kapital mo lang, utak. Halimbawa, 250,000. Kaibigan, hindi mo kaya ang 250,000. There's a way to source that. Madali na yung problema. Alam mo na yung kalahating problema mo, 250,000. I am sure, kung ililista mo lahat ng ari-arian mo, meron kang mabibenta ang bagay na hindi mo kailangan. Kaibigan, utangan. Or, kamag-anak. Kamag-anak, magulang, kapatid. Pag alam mo yung amount, madali mag-source. Or sa Small Business Bureau. Right. They can lend you as much as 3 million to small business. 1 to 3 million to small business. Pero kailangan talaga, di ba, boy, na nakatutok at masipag talaga. Jodes, tell us about personal, no? Your experience. Ano yung like work day nyo ni Tampi? Ano kami, kumbaga halinhinan kami. Talagang tutok kami dun sa negosyo. Siya yung mag-open ng store. So, nandun na siya ng mga 4:30, 5 in the morning. Tapos, darating naman ako ng mga 12 or 1 o'clock. Siya naman uuwi. Ako naman na magko-close. Until, ano hours kayo nagpa-close? Hanggang 7:30. Minsan nag-e-extend kami ng 8 o'clock. So, nakabantay talaga yes. sa kaha. Yeah. True. May tanong ka ba, Kay? Actually, nag-try na po ako ng negosyo na hindi ko alam. What? What is that? Internet cafe. Okay. Pero maliit lang naman siya. Pero in fairness naman, existing pa rin siya ngayon. Yun nga lang, umiikot lang yung pera. Hindi na dagdagan. Hindi siya kumikita. Baga, umiikot lang sa... Yung sa over, yung may gano'n. Ibig sabihin yung kinikita na kukita lamang. Wala siya kinikita actually. Okay, anong problema dyan? Well, I guess, tanong ko sa'yo, bakit may pinasukan nyo? That time, feeling ko kasi magandang negosyo kasi po malapit po sa school, yung pwesto na kuha ko. Siguro hindi ko po natutukan. So, sa internet cafe, ang tinatawag lang yung barrier of entry, napakadali. Anyone, barrier of entry. Barrier of entry. To enter into a business, kung napakadali pasukan. Correct. Matter of pricing lang yan. Madami correct. Madami mong karibal. Madami na kaming kliyente na bumagsak ang internet cafe dahil tinabihan ng bago, binagsak ang pressure. Tama. Oh. Yan po. Thank you. Tinabihan ka ng mas bago kaya napunta na doon. Yes, Melissa. Ayun po, like for our age, like if we don't have enough capital, kung mangungutang po kami ng capital, is that bad? Because like, may negosyo na kami, pero nagkautang naman po kami. Dagdagan ko yung tanong, sinong magpapautang sa amin kung yeah. walang collateral? Well, ang utang, nagbibigay sa atin ng additional capital. Okay. That is good debt. Waiver, ikaw. Okay lang po ba kahit sa isang negosyo, kunyari sa restaurant, madami kayo, parang sosyo-sosyo. Yung partners ba? That's a valid question. That is a very good point. Kadamihan sa atin, hindi po mapasok sa negosyo dahil kulang ang kapital. But you can use leverage, yung tawagin sa finance leverage, yung pagnikwas. Okay. Kung hindi mo kaya, dilima kayo. Ang akin lang is yung chemistry nyo, maayos, maliwanag yung rules nyo. Yeah, boy. Kasi that's pag true. Minsan, pag kumikita lahat, okay, dumit ang problema, away na. Sa akin, pag grupo, no more than three. In the audience, may mga katanungan dito. Wait, tingnan nga natin. Sir, ang asawa ko po ay isang driver at maliit lang po ang kita. Ano po bang negosyo ang dapat naming pag-umpisahan? Umpisahan mo sa hilig mo. Pero para malaman mo kung anong hilig mo, tignan mo yung kapaligiran ninyo sa inyong community. Maraming salamat. Sino pa? Okay, go ahead. Ano pong mas magandang gawin? Kung magbebenta po ako ng mahal, eh mabagal naman pong mabenta, malaki naman ang tutubuin ko doon. Eh sa pag magbenta naman ako ng mura, mabilis naman pong mabenta, eh maliit naman pong tutubuin ko. Walang right or wrong. You can go either way. Yung nga lang, pag pupunta ka sa high-end, yung mahal, at dapat, sapat ang capital mo, and correct. You can sustain the quality. Dahil ang mga kliyente mo dyan, bihikan. Tama po kayo dyan. Konting mali, goodbye ka na. Wala na. Oo. No, that's really true, boy, di ba? Like, tayo, we'll keep going back to a restaurant, even if correct. It's mahal, kasi masarap. Mababang kita, mabilis ang velocity uh-huh. ng pera, maliit lang ang capital. At saka, Mr. Kalayla, I think nasa produkto rin eh. When we come back, boy, maraming negosyong pwedeng pasukin sa 2009 na sigurado tayo can do a lot for other people. Lalo na pinag-uusapan po dahil mahirap daw ang buhay, di ba? This whole mindset, Mr. Kalayla, has to change. Hindi po, dahil ngayong taong ito, marami tayong pwedeng gawin para kumita. Ano yun? Sa pagbabalik na? Boom! And first!
sobrang uso ng mga organic ngayon? Why po? Well, health conscious na mga tao eh. Correct. Everything is health has to do with health now. Food, even cosmetics. Yes. May damage daw sa skin kung magadong chemical. Adults na lang kasi may mga baby tayo. Kaya let's go. Okay. Dito kami pero dalawa. Wait, wait. Ano pa yung mga negosyo na magbo-boom ngayon, Mr. Colaico? Well, basically dito sa atin. Okay, dito sa atin. Food. Food business. Food okay. Business. Service-related business. Mga nanay, yung service-related business, yung pagpapatahimik sa mga kapitbahay, halimbawa. Alright. Or and yung education, tutorials. Tutorials. And in fact, yung mga magulang na advice ko kung nagpapaaral ng mga anak ngayon, the best investment you can make is paaralin yung mga anak nyo with new languages. With new languages. Like Mandarin or Hanggang Bata. Because yan ang kapital na titibag in the future. Okay. So ito ngayon, let's talk about wild organics. Hi, Donna. It's Donna, right? Okay, go. Yeah, okay, kasi itong wild organics, actually madaming component nito, no? Ang philosophy namin is yung linalagay dapat natin sa katawan natin should nourish our skin. Okay, kumbaga hindi lang yung kinakain natin, pero pati yung linalagay natin sa katawan natin, lalo yung skin, kasi ito yung second respiratory system natin. Correct. Yes, so ito ang tinatawag namin na Skinergy dapat. Citronella? Anong tawag doon, Donna? Skinergy, that's what we call it, Skinergy, because okay. Yeah, the things that we put on our body nga, dapat protektahan tayo. Akan ito, like this. That one is just 125. Okay. Kaya ito wild organics, kasi galing sa Palawan, sa forests namin talaga, sustainably namin kinokolekta yung mga ingredients. Na ang ibig sabihin nun ay sariling atin at saka ang nabibigyan yung trabaho ay Filipino. Ay ang mga tagbanwa. Hindi lang mga Filipino. Right. Hindi yung mga kapatid natin nakatutubo. So ito, this is really very interesting because you have guava.